Ayan, magandang gabi sa lahat. Sa video ngayon guys, reviewin natin yung curse team ni Naoki ng MVP at ng Origin PH Discord. So, itong si Naoki, gumagamit siya ng triple sleepless at triple goda guys, no? Na for me, no? Best curse cards sa Origin. Medyo similar guys yung team niya dun sa ginagamit ni Axie Faction, no? Pero dahil dalawa lang yung sleepless ni Axie Faction dito, I decided na tignan na lang itong team ni Naoki. Anyway, gusto ko rin guys yung pinili niyang other cards, no, para sa team na to. So, bago yung mga replay guys, tignan natin yung battle log niya, no. At sa battle log guys, mapansin nyo, medyo hirap yung team ni Naoki sa mga aggressive comps like this one, no, yung may baby sa backline. Triple bird, triple plant, no. Tapos ito aggressive comp din to na mayroong shielding, so para ito parang balanced team tong nakalaban niya dito. Ito triple bird. Pero guys, sa mga sustain teams, no, at iba ring aggressive teams guys, kaya rin naman niya manalo, no. Like ito guys, so gecko, 'di ba, talo niya. So ayun. So let's look at some replays kung saan nanalo siya, no. Kunin natin ito, yung may gecko sa backline. Tignan natin yan. Right? So medyo bibilisan ko na lang guys yung replay kasi gecko, no? Pag gecko ang kalaban, matagal-tagal na laban yan, no? But first things first, tignan naman natin isa-isa guys yung mga cards na ginagamit ni Naoki, no? Right? Sige, siguro itatimes to ko to guys para medyo mabilis. And then i-post muna natin guys. Tignan natin yung mga cards niya, no. So sa front line niya guys, meron siyang double anemone na for me goods, no, na ilagay sa front line. Kahit ako mismo guys, yung team ko gumagamit ng double anemone kasi nakakatulong talaga, lalo na kung mataas ang draw power or malakas ang draw power ng team mo. Very helpful, very useful yung pag-heal nito, yung mga healing effect nito. Okay, it saves you, no, minsan dahil nag-heal ka sa anemone, kailangan niya pang tumira ng isa pang beses bago ka mamatay. At dito guys, meron siyang dalawang curse cards, no, yung sleepless sa yung goda. Meron siyang Nemo ears for slight healing and Nemo tail. Okay? And then merong tough strike. Actually guys, lahat ng action niya naka tough strike. Now sa midline naman, meron siyang tatlong curse, no, sleepless, inkling, goda, rise, okay, para mabanish din 'to. And then hero for draw power, dual blade para sa mga shield kasi merong fragile. And then yung backline niya guys, tatlong curse ulit, sleepless, inkling, goda na may tiny dino, which is smart, no. Tapos meron ulit hero. Okay, preferably guys yung isa dito dapat naka hero pero siguro wala na siyang mahanap. And then yung arco, smart din to guys, no, kasi maraming malalakas na secrets. So pag meron siyang ganitong ability or ganitong Axie na may ability na nagtatanggal ng secret, very helpful, no, very helpful dun sa team na ginagamit niya. So anyway guys, let's go to the replay. So syempre guys, ang strategy naman talaga is to place as many curse as you can. So ito na si Naoki, nagbabagsak ng mga curse cards and then also damage, no. At dahil may fragile, hindi na nag-shield si Idol Laya Gaming, no? Nag-heal na lang using Cucumber Slice. Okay, kasi sayang lang din, mag-shield siya, naka-fragile, eh, no? Okay, so nag-goda. So natanggal niya na yon. Okay, so pampanipis din kasi yan, yung mga goda, no? Pero hindi na siya as fast as before. Okay, anyway. So yan ulit. Goda ulit. So para matanggal na yan guys, mag-get rid na. Ayan, hinahagis na ni Naoki yung mga goda. Okay. At sumalo siya ng isang confusion or confuse ata, coming from the defending plant, no? Na cute, ang cute nito, no? Cute, cute, cute. Okay, so rice, yun nga, no? Libreng energy yun guys, nasa midline. Maganda yung rise sa midline, eh, no? Ayan. Tapos, hindi niya na binagsak, no? Kasi medyo mababa pa yung tiny dino, no? Tsaka para numipis din yung deck.
Okay. So si Idolaya Gaming doing what he does best, and that is to defend, no? Defend lang lagi. Okay, so syempre, bagsak lang si Idol Naoki ng mga curse. At okay, si Idolaya Gaming ulit. Ayan, ang pangit ng bunot. 2 energy lang. Okay, sakto lang, may void naman siya. Hindi niya rin magagamit. Ayan, naglagay ng fragile, nagdraw ng card. Binagsak na ni Naoki yung 105 na Tiny Dino. To apply pressure dun sa HP ng plant. Actually, good job pa nga si, ano, si Idolaya Gaming dito. Alam niyo kung bakit? Meron pa siyang Lotus, oh. Medyo prepare siya, no? Prepared pala, medyo prepared. Pero yun nga, sobrang dami kasi binabagsak ni Naoki, na baka yung Lotus dyan ang tinatamaan yung mga Jinx, no? Hindi yung Dazed. Kasi hindi naman napipili yun. Parang random lang ata yun, you know? Random na curse, di ba? So, yun. Kaya talagang, ano guys, pasok na pasok talaga yung mga Sleepless if against agro comps. Kasi hindi naman na-attack yan for the most part, eh. So, malalagay mo talaga lahat ng Sleepless. And hopefully, pag Blood Moon time na, medyo mahihirapan na mag-adjust ng cards yung healing plant, dun hahabol yung mga agro comps, no? Kasi guys, kung maganda ang bunot ni Laya Gaming, hindi mababurst yan, no, ng ganyan. Hindi siya mababurst ng ganyan. So, ito na. Okay, so matibay pa rin si Idol Laya Gaming. Talagang defense kung defense, no? Defense kung defense. Ito na ulit siya, no? Maglalagay ulit ng mga Sleepless. Siguro ibabagsak yun ng Tiny Dino, guys. Medyo nape-pressure na rin siguro si Naoki niyan. So, babagsak yun ng Tiny Dino. Yan. Medyo ano na, eh. Okay, so ito na. Nako, mayroon pa mga Jinx. Bawas din sa HP yan. So, mabawasan ng konti. Ayun. At yun, nakuha ni Naoki yung Tiny Dino ulit, no? Ayan. So, panalo na. Okay? So, yun yung gameplay, no? Nung team na to. Napakagandang panoorin. Maganda panoorin yung mga curse team pag nakita mo yung hawak ng kalaban, eh, no? Okay, so let's look at another game pa. Last one. Tingin pa tayo ng replay dito. From Naoki, no? Against... siguro aggressive comp. Ito, medyo balance. Actually, nakalaban niya yung same na tao, no? 3 times. Pero 2-1 sila. Panalo si Naoki, no? So, ito na lang yung last game nila. Check natin yan. And, yun nga lang guys. Medyo pricey kasi itong team niya. Actually, wala ata yung team niya sa marketplace. Pero, again, yung idea naman yung importante, no? Para sa mga nanonood at sa atin dyan na gusto gumawa ng curse-oriented team, ayan, yung idea ni, ano, ni Naoki. At hindi naman guys kailangan triple Goda, triple Sleepless. Yung iba guys, triple Sleepless, goods na, eh. I-combine mo lang guys yung idea ng ano. Combine mo lang yung idea ng triple Sleepless tapos agro. Okay na yun, eh. Goods na yun. Kasi aggressive yung kalaban, aggressive ka rin. Pero later on, pangit yung bunot niya. So doon ka ahabol. Doon ka lalamang. Okay? So, yan. Rice para mabanish na. Goda para mabanish na. Inkling. Okay. So, pag ganito kalaban guys, yung gumagamit ng Bumpy, preferably, i-burst mo na agad. Kasi the more na binabudget mo yung pag-kill sa kanya, the more difficult it will be for you to beat the one with the Bumpy, no? So, tinan mo ngayon, meron agad siyang, ilan yan? Lang shield yan? 136 shield? 155 HP, so yan, grabe, tigas. Yun. Yan, tapos siguro Arco. Arco siguro. Nag-goda siya. For me guys, Arco, dapat pinatayin niya na kasi guys, yung Bumpy, passive effect yan, eh. For me lang naman, no. Tignan mo.
Marami pa magagawa si Shu dito eh. Kalaban niya si Shu eh. Ayan o. Nakakapag-build up pa ng defense kay Su. Ayan o. Ayun. 68 na. So nakapag-build up pa siya ng ganong defense. Na sana dapat yung damage ibabagsak na dun sa midline. At medyo pangit pa kay Idol na okay niyan. Yung Tiny Dino kakabunot niya lang ngayon. So medyo bad hand no. Turn 8 niya na nakuha. Okay, Beach. Tapos Rosa. So Rosa. Okay lang guys, si Tiny Dino naman ipunin naman ni Naoki yan eh. At anyway guys, pangit rin naman yung bunot niya. I mean, kung may energy siya, Inkling lang na mamabagsak niya. Siguro Tiny Dino i-hold niya pa, not sure. Or ibabagsak niya na rin. Siguro babagsak niya na rin kasi agro versus agro eh, no. Kuha niya isang void. Draw one card. So ayun, goods na siya kasi may ano, may void na nakuha. Okay. So ayun, one energy nag shield. Okay. Tapos okay. Inkling naghampas ng Tiny Dino. Medyo bagalan na natin dito kasi ano na eh, malapit na matapos. So yung kalaban merong 2 energy guys kasi may void. So bin lead. Gamitin niya reflect. Wala naman siyang damage so yung pure water safe pa. Si Naoki naman meron siyang 3 energy. Espada. Espada. Hindi siya umatake no. Tapos secret. Kasi baka may mga nakatago. Okay. So 2 energy. Nag-heal. Binalik yung isa. Hindi siya tumira guys. Binalik lang. May binalik ulit siya. Ano ba yun? May binalik siyang dalawang card. Revenge ata yung isa. Para sumakto. Ha? Ba't hindi pa siya tumira? Kalang kong guys kung bakit ganun. No? Hindi ko na napansin. Anyway. Panalo si Naoki. And yun. Alright. So yun na guys yung team comp ni Naoki na medyo unique guys no. Pero unique in the sense na triple sleepless tsaka triple goda siya. Pero triple sleepless guys ang usapan, napakarami no. Marami naging triple sleepless sa top 100. Ayun yung ngalan-ngalan no. Pero ito medyo unique no. Yung sa kanya tsaka yung kay Axie Faction no. Kasi may goda rin. Right, so hopefully sa video na to na nakakuha tayo ng kunting insights no sa ganitong klaseng team at maging aware na meron pala ganitong kalaban. So pinaka strategy talaga dito guys dahil ang dami nilalagay na curse is make sure na mapatay mo agad yung front at mid axi bago mag-rotate yung deck mo. Kasi kung nag-rotate na yung deck mo, wala ka pa masyado na papatay guys. Ito mag-heal na to. Okay? Ito nag-iipon ng Tiny Dino so mahihirapan ka na. Alright? So yun lang guys for this video. If you appreciate naman yung ni-review nating team, yung pag-review natin, like, share, subscribe at see you sa ating next video. Maraming salamat.